Pero Senator Bongo is now recognized. Yes, please. Salamat, Mr. Chair. Nabanggit na tanong na rin po ninyo kanina kay Colonel Espinido, no? Few questions lang po. You prepared an affidavit, no? And submitted it to the Quadcom. Ikaw ba mismo ang nag-prepare nito? Ang nag-draft, Your Honor, Mr. Chair, ako. Tapos pinapaprint ko na lang sa pro bono na bugad na counsel ko, si Attorney Fernandez. At nabanggit mo sa affidavit mo na ang Pogo money po ang ginagamit sa war on drugs. Tama ba ito? According to late Mayor Navarro, Your Honor, Mr. Chair, but personal knowledge, I have... So hearsay po ito? Hearsay? Yes, yes, Mr. Chair. Kailan at hindi pa uso yung Pogo nung panahon yun? Hindi pa nga natin alam yun eh. Hindi natin narinig. At kailan at anong taon ito nangyari, Colonel Espinido? For me, Your Honor, Mr. Chair, I've heard the Pogo, 2007 pa siguro nga may illegal gambling na, no? Pero sa what I've said, mention ni late Mayor Navarro, right after na kung matandaan mo, Mr. Chair, Your Honor, na nagtawag ka na cleared na si Navarro kasi nagpunta siya sa inyo na parang nagsasabi siya na hinanap ko siya, target ko siya, when in fact ako ang chief of police at the time sa Ozamis, wala akong pakialam sa Clarín, so focus ako sa Ozamis. But then dumating din yung punto na parang nagpakialam ako sa ibang lugar na hindi naman totoo. So ang pagpunta niya doon sa office ko, kausapin ako na inutosan mo raw na para ma-clear talaga siya, hindi na siya matakot sa akin. Na since naiisa din, Your Honor, Mr. Chair, na tawagan ko naman lang, sabihan ko naman lang siya na ikaw kasali ito or tinakot ba. So mag-clear siya para magkausap kami na welcome man siya magpunta sa Ozamis, wala man siyang problema din. So yun ang pag-usap namin at the time. So base sa matagal na yun, ano, base yes. Sa assessment mo, okay na siya, cleared na siya, yun ang nag-usap kayo? Hindi ko rin alam, Your Honor, Mr. Chair, kasi wala man akong list na paano din i-cleared siya kung sakali nasali din siya. So ang katanungan natin dito is sa recollection mo, sa maalala mo, no? Yung sinabi mo, tinawagan kita to clear dito kay Mayor Navarro. Hindi ko lang maalala, mga leader din natin yun doon sa Mindanao. Ang tanong ko lang naman sa iyo, Spini, bakit kailangan siyang magpa-clear sa iyo nung panahong yun? Yun din ang naano ko, Your Honor, Mr. Chair, kasama ko nga yung mga, yung deputy ko, na bakit magpunta siya para sabihin hindi siya, para hindi siya matakot sa akin kasi ang pag-alam niya, isali ko siya sa list daw. Yun ang pag-intindi ko na magpunta siya. Kaya pinapunta siya from your end na hindi ako kuan, hindi ako kasali sa watch list. Kaya nga, recommended ako ni sa iyo, sa inyo, sir, na tumawag si Senator si Sir Bongo sa inyo para to prove na ako wala akong kasali sa list. So ibig sabihin, kiniklear niya yung sarili niya sa iyo at wala siyang dapat ikatakot. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Anyway, yung nakalagay kasi doon sa affidavit mo, no, nung mga nakaraan, na nabanggit po yung pangalan ko, na-mention mo eh. Yes, may nagtanong sa iyo doon, kaya gusto ko lang po i-klaro, narinig mo naman po kanina, wala naman tayong partisipasyon dyan sa war on drugs. Sa pagkaalam mo at gusto ko lang pong tanungin ka muli dito harap-harapan, meron ba akong direct or indirect participation dito sa sinasabi mo? Nung mag-asalita ako sa Quad Committee, Your Honor, Mr. Chair, sinabi ko na yon na personal knowledge wala ako. Yun lang ang statement doon sa affidavit, na ganun lang ang narinig ko. But personal knowledge to you kung ano ang sitwasyon na ikaw sa bawat
for that matter sa Squadcom na pinag-usapan, wala akong personal knowledge sa inyo, Mr. Chair. Your Honor. Yun lang, gusto ko lang maklaro. So purely hearsay yung sinasabi mo. Sa narinig mo lang. Yes, Mr. Chair, Your Honor. Yun lang po. Gusto ko lang iklaro. Kasi medyo iba yung narinig natin doon. Eh, nabanggit mo na ngayon na wala kang personal knowledge. Yes. Yes or no? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Stated sa affidavit ko doon at yun natandaan ko na true kay Kuan lang, true kay late Mayor Navarro. Pero sa inyo, as I've said, personal knowledge sa Your Honor, wala. Okay, salamat. Sa IAS, no? Sa kay bagong IAS natin. Dito pa ba? Si Attorney Dulay, dati po siyang USEC, no? From, alam niyo nung mga unang taon ng pamumuno ni dating Pangulong Duterte, napag-galit na galit siya dito sa Ninja Cups. Dahil armado po ito, bagamat dinoble na natin yung sweldo ng mga pulis noong 2018, effective 2018, para magtrabaho talaga sila, nandiyan pa rin yung mga tinatawag na Ninja Cups. Ano na hubang status sa mga kaso nila, ilan na hubang naparusahan? Dahil maalala ko noon, naging usapan yan dito sa Senado, nagkaroon po ng hearing for ilang linggo po, no? Or buwan, umabot po ng buwan ng hearing yan dito sa Senado. At kung matatandaan natin, naimbestigahan ito sa Senado, naimbestigahan po ito sa Senado noong 2019, kasi ito nga yung rason na galit si PRRD sa Ninja Cups. Dinoble na niya ang sweldo, nagloloko pa rin, pumapatay. Deadly po itong mga Ninja Cups. Involved po sa sindikato, involved po sa droga. Sabi nga ni Pangulong Duterte noon, wala siyang inutos pumatay ng inosente. Galit siya at gusto niyang, sinabi niya kanina, wala siyang inutos pumatay ng inosente, galit siya at ang gusto niyang tugisin ay ang itong mga Ninja Cups na ito. Kaya ako tinatanong ito dahil kumakalat po sa SocMed, no, sa social media, ang Splice video where I was quoted that I said a reward system on war on drugs. Hindi po war on drugs yun. Kung papanoorin niyo po ang full video, hindi ko po tinutukoy ang reward system sa war on drugs dito. Tungkol yan sa pagtugis sa Ninja Cups, it was after a Senate investigation on Ninja Cups wherein the Senate and PRRD were reconciling the list of alleged Ninja Cups. Yun ang tinutukoy ko doon. I was merely quoting the former president in his desire to arrest and put an end to these Ninja Cups since I was asked by the media kung anong sinasabi po ni PRRD noon. Lahat naman ng media, paglabas ko rito, anong sinabi ni Pangulong Duterte at sinasabi ko naman, I am not authorized to speak in his behalf. No, hindi ko naman pwedeng sagutin yan dahil senador na po ako noong 2019. At patuloy pa rin sila nagtatanong, kaya na-quote ko lang po si dating Pangulong Duterte. Usapin po ang tinutukoy sa interview sa akin noong 2019 ay ang pagtugis po ng mga Ninja Cups na nang-abuso sa kanilang kapangyarihan, pumapatay at nakikipagsabuatan sa mga drug lords. Yun po ang tinutukoy ko sa interview based sa binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte noon. Tinatakot niya po ang Ninja Cups at kung pakikinggan niyo po muli ang sinabi niya at sinabi ko, inulit ko lang po yung tinanong sa akin ng media sa Senado. Hindi po ito tungkol at wala po itong kinalaman sa walang basehang parata ngayon na Di Omonoy reward system kapalit ang buhay ng sinuman noong panahon ng war on drugs ng Duterte administration. Tulad din naman po ng sinabi ni PRRD noon sa kapulisan, gampanan po nila ang kanilang tungkulin, proteksyonan ng buhay at kapakanan ng mga inosente sa paraang naayon po sa batas. This also goes to show that PRRD did not tolerate any abuse of power from the police. His statement somehow prevented abuses to happen by stating a stern warning that anyone who goes beyond his duty will be punished. His strong stance against criminality out of pure love for the country is why he is loved by many. Banggit po kanina ni Senator Bato, iba po yung pantakot intimidation. Mr. Chair,
wala pong lugar ang mga abusadong law enforcer sa Administrasyong Duterte. Dahil ang dating Pangulo pa mismo, galit talaga siya at dito sa mga tinaguri ang Ninja Cops. Kaya po, gusto ko nating marinig sa IAS kung ano na ho ba ang nangyari dito sa mga Ninja Cops, sa mga tiwaling pulis na nangabuso ng kanilang kapangyarihan, pumapatay at nakipagsabuatan po sa drug lords. Kumusta na po ang mga kaso nila? Meron na ho bang na-dismiss? At hingi lang po kami ng update ng komite. Mr. Chair, yung pong sa Ninja Cops, sa akin pong pagkaalala, ito po ay resolution lang po ito bago po ako nag-assume ng aking opisina. Hindi ko lang po hawak ngayon, Mr. Chair, yung details po noong kaso na yun. Ngunit ako po ay handang magsubmit po sa komite na to nung update po doon sa mga kaso po na yun. Sige po, pwedeng paki-submit na lang po sa komite. Opo, Mr. Chair. Sa ngayon ba, meron pang mga Ninja Cops? Hindi ko po masasabing Ninja Cops po, pero tuloy naman po ang pagtugis po namin doon po sa IAS, lalo po doon sa mga nai-involve po natin mga kapulisan doon sa mga may pagputok po, paggamit ng baril, pag may namatay po. Tuloy-tuloy naman po yung aming pag-imbestiga po sa mga motor proprio cases po natin, Mr. Chair. Salamat, Attorney Dulay. Balikan ko lang po si Colonel Espinido. Colonel Espinido, to clarify, no, sinabi mo na tumawag ako to clear Mayor Navarro. I merely relate to you for you to do your job regarding his implication to drugs. Ganun naman nun. Daming mga mayors na lumalapit sa amin. Hindi ko na po mapangalanan. Maraming lumalapit na mga incumbent mayors na nababalita raw yung pangalan nila sa droga. So hindi naman po ako ang validating, hindi ko naman po trabaho 'yan. So pinapasa ko po sa inyo to validate. Hindi lang po sa inyo, even sa DILG kay Secretary Anyo noon, even sa ating mga CPNP pag may lumalapit na mga mayors not only sa Mindanao, even in Luzon. Medyo naawa na nga kami dahil nagmamakaawa na gusto niya i-clear yung sarili niya. Pero hindi, sabi namin, hindi po dito sa amin, hindi po kay Presidente. Meron pong ahensya niyan, ang DILG, ang PNP, ang PDEA, to validate. So, ni-refer ko lang po ito siguro sa inyo. Isa po sa mga na-refer ko po sa inyo, I did not tell you to clear him. Wala naman po akong alam o mandato o katungkulan dyan sa pag-clear. Kayo pong nakakalam, trabaho niyo po yan bilang police dun sa area ninyo. Tama ba, Colonel Espinido? Yes, Your Honor, Mr. Chair. That's why I understand for the treason. Pinapaintindi ko siya nang pumunta siya sa akin na ganun, wala akong alam kasi dito lang ako sa Uzamis at saka hindi ko din papil yung mag-sali sa kung ano ang validation sa watch list. So talagang inanong ko sa kanya, hindi ko kasali or alam kung ano ang record mo, Mayor. Pero ang sa kanya, to clarify also, na baka may intention ako or may alam ako sa pangalan niya. So that's only the way ng pag-usap namin, Your Honor, Mr. Chair. So klaro po. At kung wala kang personal knowledge tungkol sa akin, dun sa affidavit mo, bakit mo sinama yung pangalan ko at bakit nasingit yung pangalan kung may pumilit ba sa'yo? Remember, you are under oath po, no? May nagpapirma ba sa inyo na isama yung pangalan ko since wala ka namang personal knowledge sa akin? That's why ang personal knowledge sa Your Honor, yung tanungin ako, nagsabi ako na wala akong personal knowledge sa inyo about sa for that matter, no, na masabi natin na napag-usapan. True lang kay Mayor, late Mayor Navarro. May nagsabi sa iyo na isingit yung pangalan ko kung since wala ka namang personal knowledge. Wala. Bakit naman nasingit? Wala naman siguro. Sigurado ka? You're under oath. Kasi sa affidavit, although marami-rami yon ang paragraph. Okay, meron bang nagpahabol sa iyo na isingit yung pangalan ko? Yes or no lang naman? Wala naman, Your Honor, Mr. Chairman. Sigurado ka? Yes. Yun talaga ang ginawa mo na affidavit? Original affidavit?
yun naman ang original sa akin na, Your Honor, Mr. Chair, yung ginawa ko. Kasi nagpunta ko doon para pag-testify, nagawa na ako ng affidavit ko. Pero wala kang personal knowledge naman tungkol sa akin. I attest to that, Your Honor, kasi number one, kilala kita. Pagkatapos sa tanong naman doon sa Quadcom, sinabi ko din na I have no personal knowledge about sa sinabi na ni Late Mayor Navarro. Bakit mo sinama yung pangalan ko sa affidavit? I'm just only relating for the message that the word came from Mayor na pinupunta ko dito. Pagkatapos stated man doon na Your Honor, Mr. Chair, bakit nasali, no? Nag-explain siya na pinapunta ko ni Sir Bong para maklear ang pangalan ko. In fact, mayroon nga ako ngayon, ang dala ko ngayon yung sa last two, basta ganun sa illegal gambling ang hinawakan niya. Siya ang nag kasi na pag-usapan yun, Your Honor, Mr. Chair. Kasi ako lang ang hipi ng Miss Oak na hindi tumatanggap ng yung sa gambling, no, yung may monthly na ibinigay. So nagtanong siya bakit ako hindi ako magtanggap. Alam mo naman yun ang binigay ngayon. Hindi ko lang ano yun na lasto. Basta parang inano na ngayon, Your Honor, Mr. Chair. So yun ang pag-usapan na ang pakay niya, di na ma-inform ako na pinaintulutan naman, legal naman yung sa gambling na ibinigay sa mga polis. True sa inyo sa ang sabi ni Sir Bongo. So yun lang, ang parang nag-relate lang ako sa napakinggan ko siya at the time na nagawa ko ng affidavit. Your Honor, Mr. Chair. So you're putting on record, you're included here in your affidavit? Yes, at saka sinagot ko din sa mga member ng Quadcom, Your Honor, Mr. Chair, na ganun lang, napakinggan ko lang yung kay Mayor Navarro. So, purely hearsay. Para nga makasunod din po kami, anong affidavit po yan? Anong date? No, meron affidavit silang niya? Affidavit na initial. At wala ka rin hawak na wala affidavit. Kong, okay. Can you, ano yung affidavit mo? Anong date? Yung pinag-uusapan ninyo ni Senator Bongo? Ano? Wala ka rin copy ang dala ngayon, sir? Nasubmit wala? Ko. Ah, sige, okay. Nasubmit. Just inform us, yes, sa next hearing. Yes. Sige. Yeah, Mr. Chair, with the permission of Senator Bongo, just a quick interdict. Senator Bongo, just short lang, short. Kung Colonel Espinedo, if alam mo palang hearsay, police ka, di ba? Police ka, wala kang personal knowledge. Alam mo naman yan eh. Now, kung wala kang personal knowledge, dapat hindi mo sasabihin. Anong motive mo? Bakit sinama mo doon sa pinabit mo ang pangalan ni Senator Bongo? Narinig mo lang naman kaya. Tapos wala kang personal knowledge. Anong purpose mo doon? Bakit mo sinabit yung pangalan niya? Can I answer? Yeah, go ahead. Your Honor, Mr. Chair. What did the Quadcom Committee happen is to legislate aid of legislation. So that is not really the proper court that we file a case and I must have a probable cause to refer to the court that indeed person was also involved in that illegal or whatsoever. So yung sinabi ko lang dyan as aid of legislation to give them an information na yun ang nangyari talaga. No? In aid of legislation? Tapos manira ka ng reputasyon ng tao na wala ka naman pala personal knowledge. Sabihin mo doon, anong in aid of legislation na makukuha doon ng Congress? In aid of persecution ang ginagawa mo dahil sinira mo yung puri ng isang tao na wala ka naman pala personal knowledge. Ito, madagdag ko lang with the permission of Senator Bongo. To 34 ng oras doon sa Quadcom hearing, sinabi mo, a third hearing, Senator De La Rosa and Senator Bongo called him to clear David Navarro of Clarín, Misamis Occidental, who was then included in the drug list. Mayor Navarro was funding the reward system through steel. Dalawa kami, tatawag sa'yo, na i-clear namin yung si Navarro.
tumawag siya, tapos ako tumawag rin ako sa iyo na i-clear si Navarro. Please enlighten us. Bakit dalawa kagad kami nilamp mo na tumawag para i-clear si Navarro? Ang hirap intindihin. Bakit nagsabay pa kami tumawag? Hindi na magsabay, Sir Your Honor, Mr. Chair. Sa totoo lang, tumawag ka sa akin. No, una si Sir Bong, nagsabi na huwag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi wala na siya, wala, cleared na siya. Pagkatapos, nagsasabi naman akong totoo, Your Honor, Mr. Chair. At saka, pangalawa, ikaw na. Hindi ko sinasabi na nagsinungaling ka. Ang motive lang tinatanong ko. Hindi ko sinasabi na nagsinungaling ka. I may not remember that instance na tumawag ako sa'yo. Kung ikaw, vividly remembered mo, ako, hindi ko ma-remember. Pero, nagtataka lang ako kasi kung cleared si General, si Navarro, sinabi ni Bunggo, sinabi ko, but anyway, I will tanungin lang kita sa next hearing pag andyan na si Kerwin Espinosa at si Ronnie Dayan. Thank you, Senator Bunggo, for allowing me to interject. Salamat, Senator Bato. Senator Go, are you about to wind up? You have 1 minute to go. Okay lang? Perjurious kasi yung sinabi niya sa affidavit. You are claiming a fact, but you admitted you have no personal knowledge. Eh, wala namang nakalagay dito na hearsay, meaning you lied in your affidavit, Colonel Espinido. So last, no? Sir, before you leave, anong affidavit ba to? Iba yung pinakita sa akin ng council. It's about funding. Ito naman, it's about Navarro, Mayor Navarro. Iba. Ibang topic. Related po siya, related. So we're talking about one and the same affidavit? Sige po. Okay po. Salamat. Anyway,